Yes, hello guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, mga Kaifan supporters, mag-aayos tayo ng package, yung balikbayan box. So ngayon, inaayos ko po. So papakita ko sa inyo ang aking balikbayan box. So anong laman? Supporters, yung ating balikbayan box ay meron ako itong Icon Electric Barbecue Grill. So gamit na to guys, pero pinadala ko kasi sayang. Meron din ako ditong mask, napadala ako ng mask. Kasi alam niyo na, sa Pilipinas medyo ano na. Tsaka may, ang napalaki lang nito is, ano, noodles. Yung Indomie, so shoutout sa mga taga, yung paborito nitong Indomie. ano? Nakikinig ka pala dyan? So ito, saka nagpadala din ako ng sponge kasi alam niyo na, panggamit ko sa panghugas ng plato. Saka madami, ito ay isang ano, ito ay ano to, sabon, kumbaga liquid soap. So naglagay ako. So sa lahat po ng mga nagpapadala, advice ko lang na dapat igihan niyo yung pag-cover ng mga liquid, lalo yung mga liquid soap, mantika or mga fabric conditioner, dapat ay balutin nyo ng maayos para just in case mabutas, hindi tatagas. So yun po, iwas butas po yun. So ito po ay Fabcon, downy po to. Malaking downy. Yan. Saka ito, sabon din. Saka nagbumuli din ako ng ano guys, may bigas to sa ilalim. So may bigas. So may mga pasta, ito pasta to. So may bigas din ako, napadala ako ng 15 kilos na bigas. Makin nyo yun, 15 kilos na bigas, tatlong pack na tag 5 kilos. Yun. Mga Kaifan supporters, dalawa yung box ko. So ito yung box ko, saka ito yung isang box. So ang laman nito is ano. So guys, nagpadala ko ng unan. Nagpadala ko ng apat na unan. So kasi mura yung unan dito. Mga Kaifan supporters, nagpadala din ako ng sabon. So binalot ko yung sabon kasi just in case na mabutas yung sabon, yung plastic ay hindi tatagas yung sabon. Ito ay powder na sabon. So nagpadala ko ng apat. Ito tag 2.5 kilos, ito 5 kilos. Tied to na sabon, tied na powder. Saka ito mga sabon to na liquid. Saka nagpadala ako ng Prestige na non-stick na kaldero pang luto. Saka mga sabon, ito, mga plato to galing sa store na binigay sa amin. Maraming plato dun sa loob, so mga ano yun, mga babasaging plato, so kailangan talagang ano. So sa lahat ng mga magpapadala ng plato or ganito, kailangan talaga i-secure nyo. Secure, no, dapat talaga hindi bababasag kasi para, kasi sa, alam nyo na, sa mga cargo di talaga may iwasan na hindi maayos yung pag-handle nila. Parang tinatapon-tapon lang nila yung mga package natin. Yung pala, shout out sa mga nag-handle ng balikbayan box. Sana naman ay ingatan nyo yung mga balikbayan box na pinapadala namin kasi huwag nyo naman itapon-tapon kasi minsan, hindi talaga may iwasan talaga na alam nyo na, may mga kasamang mababasagin, hindi kaya mga liquid, para hindi may hindi tatagas o hindi mabasag, no? Kasi sayang, kasi alam nyo mga Kaifan supporters, mahirap yung pinagdaanan natin dito para malang maipon or mabili natin yung mga bagay na pinag-ipunan natin, and then suddenly pagdating sa Pilipinas ay sira, basag na. So 'di ba? Sayang yung pera. Sayang yung inupunan natin, and then later on mababasag lang, di ba? Dahil sa mga hindi magandang, hindi maayos na pag-handle ng mga balikbayan box. So yun po. So papakita ko sa inyo, mga Kaifan supporters, ko ano ang laman ng aking box, balikbayan box. At saka i-close natin, no? Kung puno na ba yung ating balikbayan box. So yun po. Yung isang box natin ay puno na. So ready for shipping. Yan. Saka ito pa, ito ang importante talaga.
So yung gaya nito, yung mga liquid, mantika, mga so, fabric conditioner, or anything na liquid na gusto niyo ipadala, siguraduhin talaga na nakabalot no, sa makapal na plastic. Kasi iwas tagas o iwas baka kasi kasabog yun. Kasi di talaga maiwasan yung mga, alam niyo na, yung sa cargo na nagtapuntapin lang na hindi maayos na pag-handle sa mga balikbayan boxes natin. So, mas maigi talaga na nakabalot na maayos na para, ano na, yan, saka i-ano natin, i-lagyan natin ng scotch tape kasi, alam niyo na, mahirap, lalo na pag ito ay sasabog. Nako, good luck. Kasi, ano to, tatagas to sa loob. Hindi ko mahanap yung ano, scotch tape nito. Ito. Yan. Saka shout out talaga sa mga OFW na, alam nyo na, na nagtitipid, nag-iipon ng mga ganitong ano, pangpasalubong, no? Nagtitipid sa pagkain para lang mabili at saka ilang taon, ilang buwan mo iipunin to kasi kumbaga inantabayanan mo lang yung mga naka-sale kasi pag naka-sale yun ang magandang ano bumili para mas mura at saka iipunin mo yan sa box mo hanggat sa makita mo na napuno so ready for ano na siya shipping na siya pwede na siya ipadala sa Pinas. So, shout out sa mga OFW na nakaka-relate sa akin. So, shout out po sa lahat. So, mabuhay po tayong lahat ng mga OFW na patuloy na alam niyo na nagsasakripisyo sa pamilya para lang may padala sa Pilipinas. Alam niyo, di ba? So, kung ipapadala ko to siya ng September ay aabot darating to hopefully no na maayos by September October. September. Mga September, katapusan. So, pwede na to. Yan. Hindi ko mahanap. So, shout out sa mga pamilya ng OFW nung nagsasakripisyo sa pamilya para lang may padalang pera or may padalang package sa Pilipinas para lang may magamit kayo. So, bigyan nyo ng halaga kasi ang hirap simula ng pag assemble nito, pag babalot at saka pag-iipon. So, ang hirap kaya bigyan nyo ng importansya yung mga mahal nyo sa buhay na nagbibigay ng package sa inyo. Sana yung mga binibigay nila, bigyan nyo ng importansya, no? Huwag nyo pamigay sa kapitbahay. Kumbaga, ito ay inipon para sa pamilya, hindi pamigay sa mga ano, sa mga kapitbahay. Diba? Ayun yun. Yan. So, ito po. So, at ano ko lang, suggest ko lang kung mayroon kayong mga package, kung pwede ihiwalay yung mga pagkain sa mga hindi pagkain kasi just in case na ito ay ano para hindi kumbaga contamination, di ba? Like for example, ito mga gamit lang to, mga gamit, so gamit lang lahat yan, yung mga sabon, kung ito'y tatagas, walang problema, wala namang pagkain dito nakalagay eh. So di ba? Okay lang pagtatagas. Hindi maano yung mga pagkain. Dito, nakalagay mga pagkain sa isang box ko. Yan, mga pagkain yan lahat dito. Dito, mga hindi pagkain. So, nilagay ko dito yung kukunan para pang protection din. Para, di ba? Para hindi masyadong matamaan sa loob. Kasi may mga babasag din dyan sa loob eh. May mga plato dyan sa loob. So, para hindi mabasag. So, yun yung technique sa pagbabox. Hindi pa puno, so marami pang pwedeng paglagyan. So may mga gamit, ang plano ko mga gamit ko na hindi ko na ginagamit dito, yung mga damit ko ilalagay ko dito para protection. Actually mga carbon supporters, may ano din doon sa ilalim, may unan, dalawang unan para protection, saka may asukal kasi ang mahal ng asukal sa Pilipinas. So white sugar yung binili ko.
So 5 kilos isang pack, so tatlong piraso 'yon. At tatlong pack, so 15 kilos. At saka may dalawang may tatlong bigas din na tagpa 5 kilos ang isa, so 15 kilos din 'yon. At saka ito noodles, Indomie. At saka may mga dilata din sa dito. Ito may Tabasco. Ito tea, yung tea para mas sustansya. Ito ano din to? Ano to? Noodles, Indomie. Saka yun po mga dilata. Marami pong dilata. Alam nyo para hindi mapakain yan. Mga dilata yan. Yan. Mga dilata. Nakasale yan. So, mga ano talaga. Mainam na bumili ka pang pasalubong pag nakasale. Para mga kapitid. Yan po. Ang ating box. Yan po ang laman ng ating box. So, shout out sa mga OFW na patuloy na, alam nyo na, nagsasakripisyo para may padala sa Pilipinas sa kanilang mahal sa buhay. Yan.